Nagmisto lang anino ng malapad na tilon ang maitim na ulap na lumukob sa kalangitan ng Barrio Sinidrin. Mapapansin ang isang binata na nakatayo malapit sa pinto ng lumang kapilya. Ang binatang ito ay si Dante, na ngayon ay nakatitig sa kabilang bahagi kung saan naroon ang dalagang si Fatima. Mistula itong anghel sa paningin ni Dante. Isang mutyanga nakakahalina na siyang bumihag sa kanyang puso. Nagpatuloy ang misa sa loob ng kapilyang yun. Matapos ang huling panalangin ay tumayo ang lahat para sa awit ng papuri sa mahal na Hesukristo. Pagkatapos ng misa ay tuluyang bumuhos ang malakas na ulan. Nagsiuwian ang mga tao, habang ang iba na walang dalang pananggalang sa ulan ay naiwan sa loob ng kapilya. Kasama na roon sina Dante at Fatima. Nanatili sa loob ng kapilya ang binata habang nagpapatila ng ulan. Lihim itong sumusulyap kay Fatima na kahit may tabing na birang ang mukha ay hindi pa rin maitatago ang taglay nitong kagandahan. Suot ng dalaga ang kalmen na may larawan ng Birhing Maria. Dumako ang paningin ni Dante sa maamong mga mata ni Fatima. Nagkataon naman na lumingon ang dalaga at nagtama ang kanilang paningin. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa labi ng dalaga na siyang humaplos naman sa puso ng binatang si Dante. Tunay nga ang palagi niyang sinasabi na kaakit-akit ang mga mata ni Fatima. Maya-maya ay tumila ang ulan at nakauwi na si Fatima habang si Dante ay naiwan sa kapilya, nalipos ng tuwa ang puso. Damang-dama niya ang damdaming umusbong sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Mag-aalas 8 na ng gabi at tahimik na ang paligid nang humayo si Dante upang umuwi sa kanila. Tinahak niya ang daan pauwi sa kanila. Nadaanan niya ang barong-barong ngunit patuloy lang siya sa paglalakad hanggang marating ang sangang daan. Bumungad kay Dante ang mas madilim na daan dahil tanging liwanag mula sa buwan lamang ang tanglaw niya. Natigilan siya sa paglalakad nang maaninag ang kanyang makakasalubong. Nang makalapit ay doon niya tuluyang nakita ang isang ginang na may dalang sunong. Nilapitan ni Dante ang ginang at kinausap. "Magandang gabi ho. Ano po ba ang laman ng sunong?" Magalang na tanong ng binata. Hindi na naituloy ni Dante ang iba pa niyang sasabihin pagkat nilingon na siya ng ginang. Nagitla ang binata nang makita ang anyo ng babaeng iyon. Mabilis na lumayo ang ginang ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Dante ang dalawang magkahiwalay na sugat sa likod ng ginang. Nagdurugo pa ang mga iyon. Mabilis na nakalayo ang ginang hanggang sa lamunin na ito ng kadiliman at hindi na niya matanaw pa. Dahil doon, muling itinuon ni Dante ang paningin sa kanyang dinaraanan. Lalo siyang nagtaka ng may maaninag na kakaibang bagay sa lugar kung saan nanggaling ang matanda. Nakaramdam ng kaba at takot ang binata ngunit dala ng kurusidad ay humakbang siya para lapitan ang bagay na yon para suriin. Bumungad kay Dante ang dalawang itim na pakpak na may bahid pa ng dugo. Hindi lang iyon ang nagpagimbal sa binata dahil gumagalaw pa ang mga pakpak. Mabilis na umalis si Dante sa bahaging yun ng bangketa. Magulo ang kanyang isip at ilang beses na bumuntong hininga para pawiin ang takot na namahay sa kanyang dibdib. Tinuntun niya ang daan pauwi sa kanila na hindi pa rin makapaniwala sa bagay na kanyang nasaksihan. Samantala, hindi pa rin pala agad nakauwi ang dalagang si Fatima ng gabing yun. Nung nasa loob pa ng kapilya ang dalaga ay malakas ang buhos ng ulan. Hindi niya inaasahang magdudulot yun ng pagtaas ng antas ng tubig sa ilog na siyang bumali sa tulay na dadaanan sana niya pauwi.
Tulad ng kanyang nakasanayan, nagdasal ng taimtim si Fatima sa puon. Mag-isa lang ang dalaga. Gayunpaman ay naghanap siya ng ibang maaaring madaanan. Mag-aalas 10 na ng gabi, naglalakad si Fatima dala ang Ilawan. Binabagtas niya ang madilim na daan patungo sa kakahuyan ng Sinidrina. Doon ay natagpuan ng dalaga ang makipot na daan na tila nag-aanyaya sa kanya na tuntunin niyo na. Nagsimulang binaybay ni Fatima ang bahaging yaon ng kakahuyan na animoy nag-aanyaya sa kanya sa panganib. Minsan, ang dalaga ay nakaririnig ng kung anong bulong galing sa kung saang mang sulok na tila naghihintay, nalingunin at lapitan. Nagpatuloy si Fatima sa kanyang paglalakad. Maya-maya, salasalabid na ang bugso ng hangin. Nagbanggaan na rin ang mga siit at kahoy sa dakong itaas. Ang mga dahon na nakabandila sa mga sangang iyon ay lumikha ng malungkot na ingay sa paligid. Huwag naman sana mawala ng apoy ang aking Ilawan. Bulong ni Fatima sa kanyang sarili. Saglit pa, matapos ang nakalilitong paglalakbay ay natagpuan na rin ng dalaga ang daan palabas sa kakahuyan. Narating niya ang kabisera ng isang lugar at ang dulo nito ay ang lugar nila. Nagpatuloy sa paglalakad si Fatima. Natigilan lamang siya nang harangin siya ng isang ginang na may sunog na bilao. Gusto mo bang bumili ng mga paninda ko, ha, Fatima? Nakangising sambit ng ginang. Kilala niyo po ako, ginang? Nagtatakang na itanong ng dalaga. Hindi sumagot ang matanda at namayani ang katahimikan. Magandang gabi po pala sa inyo, ginang. Nauutal niyang sambit dahil nakaramdam siya ng kakaiba sa babaeng kaharap. Tinitigan lang siya ng ginang na nagbibigay naman ng kilabot sa buong katawan ni Fatima. Maya-maya, biglang isinuot ng babae ang kamay sa sunong at ang nasa loob nito ay isang sable. Papatayin kita! Papatayin kita! Sigaw nito bago tumawa ng malakas. Hinugot ng ginang ang sable mula sa loob ng sunong. Sa isang iglap ay biglang lumikha ng puting liwanag ang kalmen na nakakwintas kay Fatima. Gustong tagain ng ginang ang dalaga kaya't iwinasiwas nito ang sable. Sa pangalawang pagkakataon ay muling nagliwanag ang kalme ni Fatima dahilan para mabuwala ang ginang. Mainit para dito ang sinag na nagmumula sa kalmen. Nagkukumahog na lumayo si Fatima sa babaeng yun. Tumakbo siya palayo. Bagamat malakas ang kabog ng kanyang dibdib ay sinikap niyang maiwaksi sa isip ang kahindik-hindik na mga sandaling yun. Maya-maya'y natanaw ng dalaga ang kanilang bahay. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa tuluyan siyang makauwi. Kinaumagahan, maagang nagising si Fatima. Masakit ang kanyang ulo ngunit nagpilit pa rin siyang bumangon sa higaan. Nagbihis siya upang pumunta sa kapilya ng Sinidrina. Walang ano-ano. Naibaling ni Fatima ang paningin sa labas ng kanilang bahay nang marinig ang ingay ng nagkakagulong tao sa di kalayuan. Nagtaka ang dalaga. Dala ng kuryosidad ay tinahak niya ang landas palabas ng bahay at lumapit sa kinaroroonan ng ingay. May alam po ba kayo kung sino ang nakapatay? Tanong ng kanilang alkalde. Wala po. Hindi po namin alam. Ang naisagot naman ng dalawang lalaking nakamasid doon. Mapanganib ang aswang na to. Mabuti at napatay ka agad. Nagagalit na sigaw naman ng isa pa. May namugad na takot sa puso ni Fatima nang makita ang anyo ng nakahandusay na ginang. Ito pala ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Fatima!
Napalingon ang dalaga sa tumawag sa kanya. Mula sa kanyang likuran ay bumungad ang binatang si Dante. May nakapanakit ba sayo? Usisa ng binata. Parang lintik na sumagi sa isip ni Fatima ang nangyari sa kanya kagabi sa kamay ng ginang. Ang sable nito na tanga na naging mitsa upang mahagip ng talim nun ang mukha niya. Ayos ka lang ba, Fatima? May pag-aalalang tanong ni Dante. Ayos lang ako, Dante. Salamat. Sagot ng dalaga na nagpilit na ngumiti. Sandali pa'y maharang lumapit ang dalawa sa kinaroroonan ng bangkay ng ginanga. Siya ang babae nakita ko sa bangketa kagabi. Bulong ni Dante kay Fatima. Nabigla ang dalaga sa kanyang narinig. Naipako niya ang paningin sa bangkay ng ginang. Hinawakan niya ang kalmen sa kanyang leeg at napabuntong hininga. Unang linggo ng Abril nang muling dumalaw si Fatima sa kapilya ng Sinidrina para daluhan ang banal na misa. Samantala, kakaayos lang din ng dating nasirang tulay na malimit daanan ng dalaga kaya't magdadapit hapon na nang siya'y makarating sa kapilya. Kasama niya ang kanyang dalawang nakababata na si Nananet at ang anak ng dating alkalde na si Helen. Nauna nang nagpaalam kay Fatima ang dalawang kababata matapos ang misa. Datapot bago pa man humayo at magpaalam ang dalaway, nag-abot ng isang sulat paanyaya ang kinatawan ng kanilang barangay. Bukas na ang pista ng kanilang puok at si Nanet ang napili nilang itanghal bilang mutya ng kanilang bayan. Si Helen ay nautusang mag-ayos ng damit na isusuot ni Nanet at paglalagay na rin ng disenyo sa barot saya ng dalaga bukas. Mag-iingat kayo ha, Helen, Nanet. Pahabol ng dalaga sa dalawang kababata na ngayon ay nasa labas na ng kapilya. Tumango naman ang dalawa at kumaway muli kay Fatima bago tuluyang umalis. 3 hanggang 4 oras ang lumipas. Ganap nang lumubog ang araw sa kanluran. Magtatakip silim na nang lumabas sa kapilya si Fatima. Nakita niya ang binatang si Dante na papalapit sa kanya. Binati siya nito. Saglit na nag-usap ang dalawa hanggang sa magpaalam si Fatima at nagpasalamat sa binata sa kaunting oras ng kanilang masayang usapan. Subalit ang totoo nun ay umiiwas siya at baka pabasa ni Dante ang kanyang nararamdaman. Gayon may hindi halata para sa binata ang pag-iwas ni Fatima pagkat gumagabi na noon at kailangan na niyang umuwi. May pangamba rin si Fatima mula noong makaharap niya ang ginang. Ang sable nitong animoy kuko ng falcon sa puno ng alibo na dumagit sa kanyang pananahimik. Ayaw niyang maranasan muli ang katakot-takot na nangyari sa kanya. Sige ha, Dante, mauna na ako. Parahang tumalikod ang dalaga matapos magpaalam sa binata. Sandali lang! Hinawakan ni Dante ang kamay ni Fatima para pigilan ito. Gabi na, ihatid na kita sa inyo. Masuyong sambit ni Dante. Ayos lang ba sayo ha, Dante? Nahihiyang na itanong ni Fatima sa binata. Hindi na hinintay ni Fatima ang sagot ni Dante pagkat kailangan na nilang lumakad. Binaybay nila ang landas pauwi sa kanila at nang makarating sila sa tulay ay tumawid doon patungo sa isang puok na bahagi ng San Sinidrina. Maya-maya ay umihip ang hangin sa paligid. Gayon na lamang ang pagkagulat ng dalawa nang biglang tumambad sa kanilang paningin ang isang lalaki. Nanlilisik ang mga mata nitong animoy matalas na kampilan na nakaduro sa dalawa. Bumaling iyon kay Fatima na nooy sinindihan ng matinding takot sa kanyang dibdib. Namatay ang aking ina nang dahil sa'yo. Ang nagagalit na sigaw ng lalaki. Bago nito ibinaling kay Dante ang paningin.
Huling gabi na ninyo ito. Nakangising sambit pa nito. Mula sa likuran ng lalaki ay tila 10 aninong iniluwa ng dilim ang iba pang kasamahan nito. Bumubula ang mga bibig ng mga to at pagkuwaya nag-ibang anyo. Isang nakakatakot na nilalang. Hindi alam nila Dante at Fatima ang gagawin. Nilukob sila ng takot dahil sa panganib na nakaamba sa kanila. Kailangan dito ang mabilisang pasya. Kailangan nilang tumakas. Subalit paano? Buhat sa bunto ng iba pang kasamahan ay lumundag ang lalaking aswang patungo kay Fatima. Bago pa man ito magawang sakta ng dalaga ay mabilis nang nahatak ni Dante at mahigpit na niyakap. Ibig ipadama ng binata ang pangakong ililigtas niya si Fatima anuman ang mangyari. Masuyong tinitigan ni Dante si Fatima. Natigilan ang dalaga nang makitang may umaagos na dugo sa bibig ng binata. Mula sa likuran ni Dante ay makikita ang mga nakabaon na kuko ng lalaking aswang na tila mga balaraw na tumitiim sa likod ng binata. Hinugot iyon ng lalaking aswang pagkatapos ay dinilaan bago itinulak ng malakas si Dante. Isusunod na kita! Mabalas na sambit pa ng aswang habang nakatitig sa dalaga. Mula sa likuran ng lalaking aswang ay nagsilapit pa ang iba nitong kasamahan. Pawang nakatitig ang mga ito sa dalaga na tila mga hayop na naghihintay. Nanghudyat ng kanilang pinuno para salakayin si Fatima. Akmang lalapit na ang isa sa mga ito ngunit pinigilan iyon ng lalaking aswang. Pinatay ng babaeng ito ang aking ina. Huwag kang makialam. Ipaubayan niyo sa akin ang kanyang hiram na buhay. Ang wika ng lalaking aswang. Bahagyang napaatras si Fatima nang lumapit sa kanya ang lalaking yun. May namugad na matinding takot sa kanyang dibdib. Pumikit siya at nagsimula nga manalangin. Bago pa man tuluyang masaktan si Fatima ay nagsabog ng isang nakakasilaw na puting liwanag ang kalmen ng dalaga. Hinawi nun ang lalaking aswang patungo sa mga kasamahan nito. Nabuwal ang mga ito at lubos na nang hihina. Nawalan pa ng paningin ang mga ito kaya nagsimula silang mangapa. Napaluha si Fatima sa kanyang nasaksiyan. Mabilis siyang lumapit sa nakahandusin na katawan ni Dante. Duguan ang mukha ng binata. Kumising ka, Dante! Kumising ka, pakiusap! Namalisbis sa pisngi ni Fatima ang kanyang mga luha habang nakaluhod sa tabi ni Dante. Tulungan niyo ako! Ang kanyang naisigaw. Dante, gumising ka! Hinawakan ng dalaga ang kamay ng binata ngunit nanatili itong walang malay. Maawa kayo! Tulungan niyo po ako! Sigaw muli ni Fatima sa pag-asang may makarinig sa kanyang palahaw. Maya-maya, mapubulabog ng alingaungaw ng boses ni Fatima ang ilang kabahayan na malapit doon. Nagsilabasan ng ilang mga kalalakihan nang marinig nila ang mga palahaw at paghingi ng saklolo ni Fatima. Nagsimulang magdala ng pamalo ang mga ito at mabilis na tumakbo patungo sa dalaga. Tulungan niyo po ako! Nagmamadaling lumapit ang mga tao patungo sa kinaroroonan ng dalaga. Ano ang nangyari dito? Nalilitong na itanong ng isang magsasakang may tanga ng sulo. Hayon! Mga aswang! Mga aswang! Paos na sigaw ng matandang may sukbit pang tabak. Patayin ninyo! Iwinasiwas ng isa ang kanyang dalang pamalo. Nagtakbuhan ang mga tao para habulin ang aswang habang ang iba naman ay tinulungan ang dalagang si Fatima. Binuhat nila ang kawawa at walang malay na si Dante at mabilis na inilayo sa lugar na yun. Unti-unting nagigising ang iba pang mga tao sa kabahayan ng puok na yun dahil sa mga ingay na naririnig nila.
may ilang nagpilit na lumabas ng kanilang tahanan upang makipagmasida. Tumanaw ang iba sa bintana at pilit na inaaninaw ang bawat taong nakikita sa paligid. Kinaumagahan ay maagang nagising si Fatima at marahang bumangon siya. Bagamat mabigat ang kanyang pakiramdam ay pumikit siya at nanalangin. May sumungaw na luha sa kanyang mga mata. Magbubukang liwayway pa lamang noon ngunit nagliligpit na ng higaan si Fatima at pagkatapos ay lumabas ng kanyang silid. Pumihit ng ilang hakbang ang dalaga. Umupo ito sa lumang silyon na malapit sa durungawan ng kanilang bahay. Naalala niya ang binatang si Dante, ang kaawa-awa nitong sinapit at kung paano siya nagawang iligtas ng binata sa gulod ng panganib. Pinahid ni Fatima ang mga luhang kanina pa nagsisipaglandas sa kanyang pisngi. Sinubukan ng dalaga na maging matatag kahit wala na ang binatang tinatangi. Nailigtas man siya ng kalmin ay habang buhay niyang babaunin sa puso ang kasawian ng minamahala.